Solid program hanggang sa matapos ang taon ang inilatag ng Philippine Karate Do Federation para sa mga Pinoy karatekas. Alamin natin kung ano-ano pa ang pagkakaabalahan ng grupo bago nila planuhin ang 2017 calendar. May report si Joy Salamatin. Bago matapos ang taon ay nananatiling solido ang programa ng pamunuan ng Philippine Karate Do Federation o PKF para sa mga Pinoy karatekas. Kamakailan lang nang humakot ang Elinon Karate Academy ng 6 golds, 2 silvers at 1 bronze medal sa Karate Do Union of Singapore International Open Championship na ginagabayan ni Sensei Ricky Elinon. 2 ginto ang ibinigay ni karateka John Christopher Tadike sa Philippine team, habang tigisang gold naman ang nanggaling kina Catherine Tadike, Arian Robin Elinon, Lester Cassis at Rolin Balyaran. Bukod sa international competitions, nakatakdang sumailalim naman sa mabigat na training sa Rotterdam, Holland. Katapat ang tough karateka ng foreign counterparts, ang 8 miyembro ng Philippine Typhoons Karate Do Team na babantayan ni na National Coach Ali Parvin Far at Team Manager Raymond Lee Reyes. Sa katunayan, kanina ay nagtungo ang grupo sa Senado para sa isang courtesy call kay Senator Manny Pacquiao at Senator Mick Zubiri na maituturing na moral booster para sa mga national karateka bago ang kanilang 2 linggong encampment. Samantala, ngayong araw tumungo sa Indonesia ang national team ni Sensei Rainer De Leon na sasabak naman sa 15th Asian Karate Do Federation Cadet, Junior and Under 21 Championship. Ilan lamang ito sa mga programa ng PKF NSA na masasabing maagang preparasyon na rin nila bago ang 2017 Southeast Asian Games sa Malaysia. Para sa PTV Sports, Joyce Salamatin.